Samantala, kinwestiyon ni Justice Secretary Laila De Lima ang hindi matuloy-tuloy na deportation kay Wang Bo, ang Chinese detainee na isinasangkot sa isyu ng umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng immigration kapalit ng kanyang kalayaan. Para sa karagdagang detalye, may live report si Victoria Tulad. Victoria? JD, sa kanyang unang pagharap sa publiko, paulit-ulit na itinanggi ng Chinese national na si Wang Bo na may kinalaman siya sa umano'y panunuhol ng 100 million pesos sa mga commissioner ng Bureau of Immigration kapalit ng kanyang kalayaan. Hindi raw totoong nagbigay siya ng 440 million pesos para naman sa 282 o 289 na mga mambabatas para bumoto pabor sa Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region o BLBAR na isinusulong ng gobyerno, gaya ng nakasulat sa pahayagang The Standard. Ipinadedeport ang Chinese Embassy si Wang pabalik sa China dahil sa kasong illegal gambling. Pero ayon kay Wang, wala siyang kinalaman dito. Sa pagtatanong ng mga mambabatas, nilinaw rin niyang taong 2008 pa raw siya naninirahan sa Pilipinas at nagtrabaho sa isang call center company hanggang 2012. Sa ngayon, isa na siyang empleyado ng ELC Technology Consulting Company Incorporated. Ayon kay Wang, 25,000 pesos hanggang 30,000 pesos lang daw ang kanyang kinikita buwan-buwan. Taliwas ito sa dokumentong nakuha ng mga kongresista mula sa Chinese authorities na may nagkakahalaga raw ng 91 billion pesos ang kanyang kinikita mula sa negosyo sa illegal gambling, bagay na itinanggi ng suspect. Diit ng sumulat ng artikulo na si Christine Herrera, ayon daw sa kanyang source, mismong abogado ni Wang na si Attorney Dennis Manalo ang nakipag-usap kay Immigration Associate Commissioner Gilberto Repizo at iba pang opisyal ng BI kaugnay sa suhulan. Dati nang itinanggi ng mga BI commissioner, ng mga kongresista at ng LP ang akusasyon. Sa ulat na lumabas sa pahayagang The Standard na noong June 1, sinabi ng ilang source na ginamit ang perang ipinanuhol ni Wang para kumbinsihin ang mga mambabatas na bumoto para sa BLBAR. Binigyan nga rin daw, Jiggy, ng parte ang Liberal Party para pondohan ang 2016 election campaign ng kanilang mga kaalyado gaya ni DOJ Secretary Laila De Lima. Mariin namang itinanggi ni De Lima ang akusasyon. Yan muna ang latest mula rito sa kamera. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala,